ng ulan. Amen po ba yun? So, sa araw po na ito, ang ating pong tema ay kalooban ng Panginoon at pahintulot ng Panginoon. Ito pong dalawang ito po ay magkaiba. Ito po ang tinanawag natin kalooban niya. Sa English po ay God wills. Ito po ay ang kinasabi po natin lahat ng mabubuting nangyayari sa ating buhay ay ito po ay galing sa Ama. Ito po ay tinatawag po natin the will of God. At ang mga hindi po masyadong magagandang nangyayari sa ating buhay ay huwag po natin sasabihin ito ay kalooban ng Ama. At ang pahintulot naman po ay kung baga sa ano ay pinapayagan kung bakit nangyayari sa ating buhay ang mga nangyayari na kung pinsan na hindi natin atin hindi po natin maunawaan kung bakit po nangyayari sa ating buhay. Amen po ba yun? Sino? At ang ating Ama ay napakabuti po niya. Sapagkat ito po ay gustong-gusto ng ating Ama na siya ay atin at tayo ay sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya kung minsan pinapahintulutan po niya na kung bakit tayo ay nagkakasakit. Gaya po ang nangyari sa akin. Bakit po pinahihintulutan ng Ama na nagkaroon ako ng ganitong sakit. Eh, sa 7 taon na naririto po ako, wala akong gamot, wala akong sakit, hindi ako na ospital, etc. etc. Pero bakit po pinahintulutan ng Ama na mangyari muli sa akin? Hindi man ako na-confine. Subalit, nagkaroon po ako ng series of, lagi-lagi po akong nagkakaroon ng mataas na blood pressure. Ang BP ko po ay kung minsan hindi na po nababasa. Kaya po, hinanap po nila kung saan nanggagaling ang aking BP na tumataas. At doon po ay nakita ng sa akin mga blood test, mga test, nanggagaling po sa mataas na asukal. Kung baga sa isang tasang tubig, lagyan mo ng ilan kutsarang asukal, masyado na po yun malapot. Kaya ang nangyari po, ang dugo ko ay lumapot dahil sa sobrang taas ng asukal. So madaling sabi po ay hindi na po makadaloy ng tuloy-tuloy ang dugo sapagkat yun po ay napakalapot na po. Dumadaloy pero napakahina. Bago po dumating dito sa heart ay marami ka nang nararamdaman. Amen po ba yun? So ang nangyari po ay nakita ng doktor na ganun po ang naging nangyayari kung bakit ganun ang pagtaas ng aking presyon. So, tumatawa lamang po ako dahil wala akong iniinom na gamot. Wala naman lahat po ng kanyang mga tinatanong. Hindi ko naman po nararamdaman kung nauuhaw ba ako, kung ako ba ay laging napapagod, kung ako ba ay ganun. Hindi ko po yun nararamdaman. So yun po ay kalooban ng Panginoon na wala akong simptomas na nararamdaman. Subalit pinahintulutan niya na magkaroon po uli ako ng series of mga lab tests ng gano'n ng ilang taon ko nang hindi nagagawa at hindi umiinom ng gamot. At ngayon po mayroon akong iniinom. Subalit ang sabi po ng Espiritu, hindi masama ang uminom ng gamot. Hindi rin masama ang magpa-check up. Subalit yun po ay panalangin na ang mga iniinom na gamot ay makakabuti sa ating pakaramdaman. Hindi nakakasama. Amen po ba yun? You can correct me kung mali yung aking sinasabi. Pero yun po kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na ako po ay magkaroon uli ng ganitong karamdaman sapagkat gusto po niya akong magnilay. Sapagkat noon pa sinasabi niya na sa akin, you listen to your body. Pakinggan ninyo kung ano ang nasa mga katawan nyo. Kung hindi, para hindi lumala
ay gawin na ninyo kung ano ang nararapat. Sapagkat minsan po pinahihintulutan naman ng ama kung bakit nagkakaroon ng may sakit, ng sakit sa ating katawan. Sapagkat ito po ay kagaya po ng isang kaibigan ko, lahat sila doktor. Ang anak niya, 2.5 years na po siyang on and off ang kanyang lagnat. At yung lagnat niya, hindi nila makita kung ano ang nagkukos ng kanyang lagnat. Minsan hindi nakakakain, minsan hindi rin naman po nakakagalaw, ay doktor din siya. So, nagpatingin siya sa espesyalista sa infection. Wala rin pong nakita. So, ang sabi po ng nanay niya na very prayerful din po yung nanay niya, dinala niya sa ano, sa simbahan. Sabi niya, sa kanyang sarili din, nagkumpisal sa pare. Lahat ng kanyang mga kasalanan, kinumpisal niya. Nagbago siya. Alam niyo po, yung 2.5 years na sufferings niya, nawala. So, ano po ba ang ibig sabihin yun? Na kung minsan ang mga sakit natin ay gusto lamang ipahiwatig ng Panginoon na kayo ay magbago. Amen po ba yun? Kung mga meron tayong mga sakit na hindi natin alam kung saan nang gagaling, isa lang yon ang dahilan. Kailangan po magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. So ang ating pong unang tatawagin ay maghahandog ng isang awit ang ating kapatid na Mena. At bago po siya umawit, ay gusto ko lang pong batiin ang ating mga nanonood sa ibang bansa, sa Dubai, sa Japan, sa Florida, at sa iba sa Germany, at sa iba pa. And how are you? Hi, Wesley. Purihin ka, Ama. Kung papaano po ang pahatid na pagbati ng aking kapatid, kayo din po ang damdamin ko para sa kanilang lahat. At muli po, Ama, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay niloob mong maalayan kita, mahandugan kita. At salamat po sa pag-ibig na walang hanggan. Muli po mga minamahal ko mga kapatid, ang awitin pong ito, alay natin sa Ama, alay ko po at alay po nating lahat. Batid ko po na sa bawat araw na inaawit naming magkakapatid, ang awiting ito'y alam nyo na rin po ang lyrics. Ano po? Kaya kahit na po ako nakatalikod sa inyo, nakaharap po ako sa tabernakulo, maaari po kayong sumabay. Kaysa na pong magbahagi kaukulan sa temang inilahad ng ating kapatid, subalit naniniwala po ako sa pamamagitan ng awitin ay mailalahad ko na rin po ang aking pagbabahagi sapagkat damang-dama ko po na maraming nakatala sa kanyang puso. Kaya ang awitin pong ito, Ama, para po sa inyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri kita ng walang hanggan sa bawat araw. Salamat, Ama. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus, ako ay inibig mo nang lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo
ingatan at iiwas mo kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Aking Panginoong Jesus, tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa lakas na pahiram sakin, bagamat kung minsay nang hihina rin, may lakas pa rin. Kaya kung may tukso, ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Salamat po sa'yo. Amen. Maraming salamat po, kapatid na Mayana. Ganun po ang atin dapat na nagiging ugali na marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Ito man ay maliit o malaki, basta alam po natin na iyon ay galing sa Panginoon na nangyayari sa ating buhay. Lahat po yun ay pangako niya, nagaya po sa kanta na yun ay salamat sa lahat ng pangako ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba yun? Amen po. At lahat po tayo ay ang pagpapasalamat sa Panginoon ang siyang gustong-gusto niyang marinig sa atin kung tayo ay marunong magpasalamat. Ang susunod po natin ang magbabahagi ay si kapatid na Bel. Yes. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos?
Ang tema po ng ating kapatid ay ang kalooban at pahintulot. Sa buhay ko po, noon po akala ko bakit, simula po kasi pagkabata, bakit po pagbakasyon, nagtatrabaho po ako, sumasama po ako sa magulang ko. Ayun po, hanggang sa nag-aaral na, hanggang sa makarating ako ng college, ganun pa rin po, nakasadsad ng nagtatrabaho sa fast food para pag vacant, magtatrabaho, tapos pag ano oras ng pasok, pasok na po. Sabi ko po noon, parang iniisip ko po noon, wala pa ako dito sa Dambana. Ayun po pala, kaya po pala naranasan ko yung ganun na nagtatrabaho ako. May takda po pala ang Diyos. Kalooban po pala ng Ama na ako'y maglingkod sa dakong ito. Nang ito po ay maganap, unang tungtong ko po dito sa Dambanang ito ay June 13. Iyon po ay buntis pa ako sa aking pangalawang anak na sa akin pong tapos ng pagsisiyam ay dito po ako nagtapos. Hindi pa po ganito ang ating Dambana noon. Ayun po, yun po yung unang araw ng pagpunta ko rito. At bilang pasasalamat po sa kanya, ang naging gampanin ko po noon, kasi po sa nung pong unang gampanin ng mga alagad sa bahay pa po mga nagkahaplos. Mayroon po kaming maliit na altar sa Virgen de las Flores, doon po kay Ninang Irma. Ayun po, ang naging kampanin ko po noon ay pagdating po ng magti 3 o'clock na, para po bang kumakabog na yung dibdib ko, tatakbo na po ako papunta dun sa Dambana sa maliit na altar niya para mag-alay ng panalangin ng 3 o'clock. Nang hapon po yun, alas 2:30 pa lang po, lumalabas na ako ng bahay para pumunta doon. Kasi nga po noon, may hinahayo pa po ang ating imahe ng Divine Mercy sa bawat bahay-bahay, bawat barangay. Pag po umalis noon si ninang ko, ako po yung naiiwan na nagdadasal doon sa maliit na altar ng 3 o'clock. Ayun po. Tapos po nang hinayo po sa amin, sa lugar namin, November 19, nang ito po ay una akong binendisyon na ng mahal na apo po noon, talaga pong kitang-kita ko po sa mukha niya, yung mukha ni Divine Mercy. Tapos po, noong dumating na nga po yung takda ng araw, nasa tahanan naman po ng biyanan ko, nandun ipinanik ang imahe ng Divine Mercy. At doon nga po, binendisyonan po ako muli. At iyon na po pala yung kalooban ng Ama, na ako'y makapaglingkod. Bagamat maliit pa po noon ng aking mga anak, bit-bit-bit-bit ko po, patakas. Umaalis po ako ng bahay, hindi alam dito ako tutungo. Nauna dito, kung narinig na no ibang nandito yung share ko po noon. Bit-bit, nandito na yung damit ko, ako nasa baliwag pa. Subalit, kalooban ng Ama, sa kapangyarihan niya at kadakilaan niya, sa ganang pagkatao po, hindi ko po magagawa yun. Subalit, dumating ang takda na ako'y pinalaya niya sa ganoong kalalagayan. Dumating ang oras at panahon na ako po ay nakapaglingkod na ng talaga pong maluwag na sa loob na wala nang iniintinding pag-alis ko, may magagalit pagbalik ko. Daladala ko po noon yung aking anak, yung pong gawin ng IT team na yun, may papag po doon, patutulugin ko muna po. Tapos po, doon ko ibababa. Pag nakatulog na po, si Nanay Iya po ang nagbabantay noon. Nanay, eto muna po yung anak ko. Maghahaplos lang po ako. Pag po ako po yung nakapaghaplos na, sakto naman po, tapos ng haplos ko, gising na po yung anak ko. Tatakbo na po ako doon. Subalit, kay Dakila, talagang itinakda po niya ang lahat ay nahulagpusan. Ipinadarama po niya kung paano kanya itinatawid sa bawat araw. Kung bakit may mga kaganapan din po na
yung anak ko pong maliit din ay nang ginagamit po sa akin noon para magtibay ako sa gampanin po. Magkakasakit po yung anak ko, hindi ko po maintindihan. Para pong yung alaga ni Mami Marisa, walang abog-abog, sumusuka. Kung hindi po sumuka, pag dumumi po, isang linggo yan, puro lusaw. Talaga naman pong, siguro po, sabi niya, titingnan ko kung hanggang saan ang katapatan mo. Kung sa kabila ba ng nagaganap na ito sa buhay mo, ako pa rin ba ang tatawagin mo? Pero po, sabi ko noon, may isang pagkakataon po noon na talagang kaming mag-ina ay tutungo dito sa Dambana dahil po 1 week na rin siyang nagsusukatay po noon, patawad po. Aalis po kami ng tanghali. Hindi po kami pinayagan na kami makatungo dito. Ganun na daw po ang sitwasyon ng anak ko, lalakad pa. Lalakad ko pa. Nanghina po ako, namirmihan po ako sa bahay. Doon po kaming mag-ina nagbabantayan. Hanggang sa dumating po ang hapon, ayan na po, nagulo na po ang isip ko. Nung hapon po na yon, ang bagsak namin, ospital. Kung iyon po ako, sabi ko noon, kung naipaglabang ko na talagang tumungo kami, ito po yung napagninilayang ko eh. Kung sabi ko, kung pinaglaban ko siya noon, na talagang tumungo kami dito, siguro hindi namin mararating yung ospital. Kundi pagtungtong pa lang po sa dambanang ito, 100% kagalingan ay makakamtan. Amen po ba? Tumawag po nga ako nun sa mahal na apo na, apo, nandito kami sa ospital. Noon pong kasalukuyan na talaga pong nakikibaka ako nun. Sabi niya, anak, angkinin mo. Bukas makakalabas na kayo. Inangkin ko po. Ang doktor, ayaw pa po kaming palabasin. Kung ano mangyayari sa anak mo, wala kaming pananagutan. Iyan po ang sabi sa akin ng doktor. Pero ang sabi ko po, lalabas kami. Lumabas po kami nung kinabukasan na yun, inangkin ko na yung araw na yun ay makakauwi na kami. Nakauwi po kaming mag-ina. Hindi pa po doon natapos. Makalipas ang isang linggo, balik na naman po. Na amiba naman po siya. Sukatay din po yung talagang dumi niya. Sabi ko po noon, kung mahina-hina ka, para pong ayaw mo nang lumaban, parang lalambot ka na. Pero sabi ko po, Ama, ikaw ang magbibigay ng kagalingan sa aking mga anak. Tanda-tanda ko po noon, dito kang nakaupo nung anak ko. Ang ipinalaga po sa akin ay tatlong piraso lang. Pinalaga po yun, ang mainom po yun ng anak ko. Kinabukasan, nung araw din po na yun, nawala yung sakit nung anak ko. Nung pong panahon na yun, purihin, dakilain ka, Ama. Hindi na po nagaganap sa anak ko yung kaganapan na magsusuka, magtatae, sabay. Lalagnatin ng 40. 40 po ang lagnat. Pero po pag nakatungtong na kami dito mag-ina, ang sasabihin po niyan, Mami, huwag ka sa kanilang makinig. Dalin mo ako kay Apo Kunching. Doon ako gagaling. Amen po ba? Nang ito po ay, sa tuwing magkakaroon po ng karamdaman, iyon po ang sasabihin niya sa akin. Gusto mo baka ako madoktor? Sasabihin ko sa kanya, Mami, hindi. Pag po kasi, siyempre po, pag ipaglalaga mo ng dahon, ayaw niyang inumin. Dito po ko pinakikita, dito kumikilos ang Diyos, na yung kaganapan sa anak mo, or kaganapan sa'yo, kung magiging matapat ka, na tanging talaga siya lamang ang panghahawakan mo, na siya lamang ang magbibigay talaga ng lakas, sigla, tatag, at tibay ng pananalig at pananampalataya, hindi kanya pabahihin tulutan na magupo kung ano man ang pinagdaraanan mo. Dagli, nandiyan ang kanyang saklolo sa'yo. Amen po ba? Ngayon po,
pag po naman yung sa akin namong kaganapan, na i-share ko na rin po ito kung paano nga po ginamit. Nang ako po ay ginagamit para maging matibay, ngayon naman po, nung kaganapan na ako nga po ay nung nilagnat, sobra. Yung anak ko naman po na yun ang talaga po siyang tumawag siya kay Apo. Apo, anong gagawin ko sa mami ko? Kung iyon po ay kapahintulutan, sabi po siguro, sige, magaganap yan. Pero ipakikita pa rin pa po ng ama kung paano kanya sasaklalohan sa oras ng pinagdaraanan mo. Ipakikita pa rin po niya kung hindi po naganap yung mga kaganapan na pinagdaanan ko na yun. Paano po ba niya maipapakita sa akin na buhay siyang kumikilos sa buhay namin sa buhay namin? Talaga pong minsan sa pagdalisay, sa karamdaman, problema man sa buhay, financial man yan or kalusugan man, problema sa anak na nagaganap sa kapahintulutan. Siguro po sabi nung kalaban, titingnan ko nga ito, kung itong anak mo na to ay susubukan sa kapahintulutan ng ama. Kung halimbawa po na maganap, halimbawa ako na lang po yung example. Natitingnan ko nga kung ganito ang mangyayari dito, kung ikaw pa rin ang kikilalanin ng anak ko na ito. Subalit nung pong subukan na yon na may kaganapan nga, pag sa kanya pa rin po tayo ng hawakan, nanalig, dagli-dagli, nandiyan ang saklolo ng ama. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Iyan po yung mga kaganapan sa kapahintulutan at yung pagkakataon po na ito pala yung kalooban niya sa akin na ako ay maglingkod sa dambanang ito. Ama, maraming salamat sa kapangyarihan at kadakilaan ng Espiritu mo. Kung paano ang bawat kaganapan ay unti-unti mo ipinauunawa, ang kaliwanagan ay unti-unti mo ipinagkakaloob sa mga anak mo. Salamat po sa taong kinulugdan mo ang aming Apo Kunching, na ang lahat ay natanglawan kung paano ang kung paano ang panawagan mo ang bawat isa sa amin, kami ay nakatugon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa iyo, Kapatid Nobel. Yun po ay kalooban ng Panginoon na siya ay maging alagad dito sa bilang hinirang na alagad ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At bilang naman po sa pahintulot ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, ay ipinakita lamang po ng Ama sa kanya kung gaano siya katatag. Kung tayo po ay tumawag at magbigay kung we believe at saka we trust in the Lord. Kung ibibigay po natin lahat sa kanya, ay hindi naman po niya tayo pababayaan. Ibibigay din niya ang kanyang espiritu upang alisin ang lahat ng mga balakid sa ating buhay. Walang imposible na sa Panginoon. Lahat ay posible para sa kanya. Amen po ba yun, kapatid? Ang susunod po natin pagbabahagi ay si kapatid na Cecilia Malyari. Kapatid na Cecilia Malyari po. Ayaw po, kapatid po. Halika po. Hindi po kayo wag. Hindi po. Salamat.
naman. Huwag naman. Kayo dito, baka malay nyo, pahintulutan ng Panginoon na kayo po ay umulit pa sa isang daan taon. So, ayaw nyo pa yun? Ako gusto ko. Kami narinig yung sinabi ninyo. Salamat sa Panginoon na takwebin. Ano po? Pinaabot ng ganitong edad na alang anumang karamdamang nakakukuhan. Pag nalang po natin na mas malakas pa kayo. At salamat sa mga pamangkin ko sumusuport sa akin. Masarap pong mabuhay. Tignan niyo po dami ng kaibigan. Oh. Happy birthday po sa inyo. Sino po ang gustong mag mayroong gustong magbahagi? May volunteer? Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ako po si Maricel. Sa kalooban po ng ama, July 9, 2008 po, nung nadako ako dito sa Dambana. Bali po, 6 years na po ngayon. Siguro po, kundi po sa kalooban ng ama, baka po, nung July 9 po na yun, siguro po wala na po ako. Kasi po, nagkasakit po ako sa balat. Mukha ko lang po wala. Buong katawan po meron. Yun po, nagbanyos ako ng 9 days. Patuloy po akong nagbanyos, gumaling po. Sabi ko nga po, kung di po ako napunta dito, siguro po 6 na taon na ang ulila yung anak ko. Kasi po, tuwi pong harap ako sa salamin, nakikita ko yung katawan ko. Hindi ako lumalabas ng bahay. Lalabas lang po ako pag dinadala ako sa doktor. 1 buwan po bago ako napunta dito. 1 buwan po ako nakapunta sa mga doktor bago po ako napunta dito sa Dambana. Patuloy po ang pasasalamat ko sa kanya, nananalig sa kanya, na hindi na po bumalik yung sakit ko sa balat. Salamat po sa ama, kaya po kunching. Sa gabay at patnubay niya, may dumarating man pagdalisay, sabi nga po ni Mother, laban. Lumalaban na po ako ngayon sa mga karamdaman. Salamat po sa kanya, sa kalooban niya, sa buong pamilya ko. Hindi man po nakakapunta dito, ako lang po nagpupunta. Sa gabay niya at patnubay niya, hindi po sila nagkakaroon ng sakit. Salamat po talaga sa kanya, sa Divine. Sabi nga po, mabuti at masama, dapat siyang pasalamatan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo. Happy anniversary. At ang sabi po niya ay dapat na pasalamatan mabuti o masama. Pasalamatan na natin ang Panginoon kung ito ay mabuti. Dahil lahat ng gawa niya ay mabuti. Kung ito naman ay masama, na ibig sabihin niya na ito ay pasalamatan din natin. So, dapat sa mga masama na nangyari na yun sa ating buhay ay magiging daan o magiging lesson na kung paano uli tayo babangon sa mga masasamang yun.
At hindi naman po ay pasalamatan natin na masama dahil na masama nga, kundi doon po tayo kukuha ng mga aral na dapat gawin natin maging mabuti tayo. Amen po ba yun? Atin tatawagan po sa atin susunod na magbabahagi ay upang palalimin niya ang ibig sabihin po ng kalooban ng Ama at pahintulutan ng Ama. Ito, tatawagin ko po ang ating Mother of the House, si Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan. Muli sa araw na ito na ako yung pinahintulutan upang maghayag ng kabutihan at ng iyong kalooban. Kagandahan at kabutihan na patuloy mong ibinibigay sa bawat iyong mga anak na sa iyo ay may katapatan. Papuri sa iyo, walang katapusan, Ama. Sa katauhan ng inyong mahal na Apo, ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang mabuksan ang aming diwa at makilala kang lubos at mapaglingkuran sa dako mong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pahintulot at kalooban ng Ama. Alam niyo po, tinatanong ko po yung mga kapatid ko. Sabi ko nga, ang bawat kaganapan sa ating buhay ay maaaring sambitin ng lahat na kalooban ng Ama. Subalit minsan po, kung ating lalalimin pa ang ating pagninilay, minsan ginagamit lang ng iba yan na defense mechanism. Ginagamit lang nila na yung dahilan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Patawad po! Sapagkat napakarami pong nasasambit ang taong kalooban ng Ama, subalit taliwas naman ang kanyang ginagawa. Amen? Tama po yung tinura ng facilitator na ang kalooban ng Ama ay pawang mabuti. Subalit sa kabutihang ito, may kaukulan na kapag salita lang, maaaring ding ibahagi ng kalaban. Amen? Magnilay po kayo. Sapagkat ang kalaban, si Satanas, maaari din siyang mag-disguise sa isang magandang tao. Amen? Maaari siyang mag-disguise sa isang mayamang tao. Maaari din siyang mag-disguise sa isang minsan nga nangyayari at nagaganap pa yung kaya ka minsan naluloko ng tao doon sa mga minsan nakakurbata pa sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Mga kapatid, sa kalooban ng Ama, sa akin po bilang isang alagad, magsasyam na taon na po ako sa April 5, 2015. So, alam ko kalooban ng Ama yon. Sapagkat, hindi po ako tatagal na maging isang lingkod. Alam ko na karampot pa lang ang paglilingkod. Subalit, alam ko po kalooban niya sapagkat walang naging hadlang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Napakarami po na sabi nga, minsan bilang isang alagad, lalo na po pag may atas, napakahirap po kapag tinangkilik mo sa puso mo na gumanap ka para sa Diyos, hindi mo siya maaaring dayain. Amen? Hindi mo siya maaaring pagtaguan. At minsan po, bilang pagkatao, dumaratal po na, sabi ko nga sa aking sarili, pag nararamdaman ko pong pagal na pagal ang katawang ko, Ama, kung kalooban mo, baka pwede na akong umabsent. Subalit kung iisipin ko yun, ang pinakiramdaman ko lang, yung sarili ko dahil pagod ako. Subalit hindi yun kalooban ng Ama na absent ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Kung yun po lagi ang magiging defense mechanism ng isang lingkod, absent na lang tayo lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat doon po, sabi nga ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kailangan po nating maglimi ng mga dahilan. Kasi minsan po, halimbawa, napag-usapan, parang walang pinagkaiba sa pinag-usapan namin ni kapatid na Pearl na minsan pag ano po, nag-uusap po kami, nagbibigil-bigil po kami dalawa, naroon yung kagaya nung sinabi ni kapatid na Josie, kalooban ng Ama, pahintulot ng Ama, walang pinagkaiba doon sa salitang nasubukan ka. Amen po ba yon? Defense mechanism lang yan eh. Kapag depensa lang, halimbawa, dumating sa takda ako, halimbawa, si kapatid na Pearl, sabi ko sa kanya, umabsent ka, wala ka namang ginawa. So sasabihin niya sa akin, kalooban ng Ama yun na umabsent ako, hindi ako naniniwala doon. Wala siyang ginawa. Tapos sasabihin, kalooban ng Ama, buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya huwag niyo pong gagamitin yan sa hindi marapat. Amen? Kaya kung magsusuri po tayo,
para po sa akin, halimbawa po, kagaya po ng, depende po sa sitwasyon, amen, na alam naman natin ang ating Panginoon na hindi madamot. Alam naman ng nating lahat ang ating Panginoon ay mapagbigay. Subalit, kung paano siya mapagbigay, hindi naman natin maaaring abusuhin doon sa paggamit natin na kalooban ng Ama, subalit hindi naman pala para sa Kanyang ginagampanan mo. Boy po bang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat kapag tiniim mo sa puso mo ang kalooban ng Ama, wala kang ibang mimitiin kundi paglingkuran siya. Sapagkat yun ang kalooban niya talaga, yung makapaglingkod ka sa Kanya. Subalit, siyempre po, sabi nga, tao lang tayo. Subalit, naroon po ang Espiritu para tumupad. Amen? Naroon po ang Espiritu Santo na tinanggap natin sa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, para po tayo'y tumupad at makatupad. Ipahihiram lang natin yung ating pagkatao sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, kaya lahat ng gagampanin po natin ay hindi magiging mahirap. Kaya ang hindi mahirap, kalooban ng ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At halimbawa po, sa karamdaman po, tama po yung sabi ni kapatid na Diyos, ni kapatid na Beng, na pinahihintulot ng Panginoon, kalooban niya na magkaroon ka ng karamdaman. Hindi para magtanong ka sa Kanya, bakit mo yung pinatupad sa akin? Kundi kailangan makapagnilip, makapagsuri ka pa rin, saan ka na malabis, saan ka kulang, saan ka mahina, bakit nagaganap ito sa akin? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sa unang buhay po, kapag may dumarating sa akin ng mga pagsubok o pagsubok na tinatawag ng tao, ang tanong ko kaagad sa Diyos, bakit ganun? Puro na lang ganun yung pinagaganap mo sa buhay ko. Ganun po. Natural po yun at sambitin ng tao sapagkat hindi ko pa siya ganap kilala. Subalit alam niyo po ba ngayon, makikita mo pa rin kung paano kanyang pinangangalagaan sa kabila na pinahihintulot niya na yun ang maganap sa'yo. Nagkakaroon ka ng mas malalim na pagninilay na paraan ito ng Diyos para maramdaman ko siyang mahal niya ako. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Nare-reverse na po. Dahil meron ka ng karunungan na binahagi ng ating Panginoon sa katauhan ting mahal na Apo Kunching, kung paano po natin titimtimin sa puso natin na i-take lahat na ibinibigay sa atin ni God. Amen po ba yon? Alam niyo po ba? Minsan may mga pagkakataon, halimbawa po, ako bilang pagkatao, sasabihin po ng isang kaibigan ko, baka pwede mo akong puntahan kung kalooban ng Ama. Yan po ang request ng mga tao. Amen po ba yun? O kahit kaibigan. Ngayon, doon sa pagpunta mo doon, hindi pagdakakarakaraka tatanggapin mo. Ganun na po ngayon bilang isang kapatid na Marisa. Kahit naroon yung tatanawin ko bilang pagkatao, kailangan ko siyang puntahan kasi kaibigan ko siya. Subalit naroon po yung bahagi ng banal na Espiritu na, anak, kung sa oras na ito'y tutungo ka, liliban ka sa akin. So maaari kung makapaghihintay siya, natunguhan mo siya, gumanap ka muna sa akin. Amen po ba yon? Kapag tinalikdan mo yung gampanin mo sa Diyos at gumanap ka sa hindi niya gampanin, na halimbawa pantao, hindi yung kalooban ng Diyos. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Nakukuha niyo po ba? Totoo po yun, sapagkat tinuturo po yun ng ating Panginoon. Kaya sa bawat oras, sa bawat araw, ayoko po magmagaling sa inyo, subalit habang tinutupad at sinusunod mo yung kanyang alituntunin, may mararamdaman ka sa puso mo kung paano ka lumalalim sa kanya. Na walang iba. Ang kalooban at pahintulot ng ating Panginoon ay walang pinagkaiba doon sa kaukulan na kailangang hilingin mo sa kanya kung ano yung dapat niya ipatupad. Parang asawa mo na hindi ka pwedeng magdesisyon ng ikaw lang. Sigurado, pag ikaw lang magdesisyon, magagalit siya sa'yo. Paano kung yung dinesisyon mo, hindi niya gusto? Amen? Kaya, para magkasundo kayong dalawa, hingin mo muna sa kanya. Para ipahiwatig niya sa'yo, anak, kung tutungo ka roon, ang gagampanan mo pang tao, lilisanin mo ako, paano naman ang gampanin mo sa akin? Ngayon, dyan ka ngayon mamimili. Ngayon, ang kaukulang paliwanag sa'yo, ang isang parte ng isip mo, tunguhan mo siya kasi tumatanong ka ng utang na loob. At sa isang parte ng isip mo, kailangan mo munang gumanap. Paano naman ang mga kapatid mo? Doon, parehas po ba yun? Parehas na kung sino yung pagbigyan mo. Subalit, mananaig pa rin na ang susuriin mo, yung mas lamang ang para sa Diyos. Why?
alam niyo po, diyan po nagkakaroon ng kalituhan ng tao. Halimbawa po, kaya ko po pinapaliwanag sa inyo para po, hindi para po mangaral, sapagkat diyan po yung nagaganap sa amin bilang mga alagad. Naroon po yung kaukulan na, halimbawa nagkita sa labas, oh, bakit hindi ka pumasok? Eh, kalooban ng ama na hindi muna ako pumasok. Alam niyo po, pagtalikod, sabi ko, mabuti pa sila. Sabi ko, mabuti pa yun. Alam ng ama na hindi siya pumasok. Subalit kami, ayaw na yung pumasok, pero ayaw ng ama na hindi kami pumasok. Boy mo pang Diyos! Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, napakaselan po eh. Napakaselan. Kaya sabi ko nga, sa maliit at karampot na kaalaman, sa kalooban ng ama, na para sa kanya, hindi mo pwedeng ibaliwala. Amen? Kaya, may mga sitwasyon din po na sa karamdaman, pinahintulot sa akin, nagkaroon ako ng karamdaman. Halos ma-paralyze po ako. Alam ko po na may kasalanan ako. Bakit? Inabuso ko sa sarili ko eh. Sa hindi ko nararamdaman na napapagod ako, tinudod ko ang trabaho. Kaya nagkaroon ako ng karamdaman. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, pinakita pa rin ng ama na yung pagkaramdaman na yon ay pinahintulot lang niya para ipakita sa'yo na siya yung pinaglilingkuran mo. Kaya kanyang pagalingin, kaya kanyang gamutin, at sa susunod, sumunod ka na sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sa madaling salita, paikliin ko po, kapag ikapapahamak nyo, hindi yung kalooban ng ama. Kahit sabihin natin na ang nagsasabi sa inyo maganda, ang sinasabi sa inyo, kailangan nyo pa rin suriin. Sapagkat, ang kalaban po ng ating Panginoon, ang mundo eh. Yung ginagampanan na pangmundo, sapagkat andun po yung kasalanan. Ngayon, kung ang pang-akit sa inyo yung pangmundo, at nagpatangay po tayong lahat, babalik tayo sa mundo, babalik tayo sa zero, ibig sabihin, tayo may gusto, hindi yung kalooban ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At dito po, sabi ko nga sa Panginoon, Ama, maraming salamat sa iyo, sapagkat sa para po sa akin, ako po ay walang kwentang tao, subalit dahil sa paglilingkod sa iyo, nagkaroon ng halagang buhay ko. Dahil sa paglilingkod sa Kanya, nagkaroon ng kwenta yung buhay ko. Bakit? Yung isip, hinango po niya ako mula sa mundo, na dati, mula sa mundo, kalooban niya na magtrabaho ka. Kalooban niya na magsaya ka. Kalooban niya na ganito yung gawin mo. Dahil hindi mo pa siya ganap kilala at ikaw ay nakapartisyon sa mundo, kaya ginagampanan mo yun. Subalit ngayon na ikaw ay tinawagan niya, marami na po siyang iibahin sa mga alituntunin na yon, dahil iba na po yung gampanin na para sa kanya. Gusto pa niya, kung gusto mo rin yung sumundo, may limit pa rin. Amen po ba yun? Hindi na kagaya nung dati. Kaya naroon po yung kaukulan na maririnig mo yung tinig niya na hindi ka na dapat dyan. Amen? Hindi ka na para dyan. Kundi eto na ang gampanin mo at hindi na yan ka nais na tukdin mo. Ganon po yung ibinubulong po yan ng banal na espiritu. Kaya ikaw mismo, ma-evaluate mo sa sarili mo na kung yung kalooban ng ama na dapat mong tukdin at kung ano rin po yung kalooban ng kalaban na ginagawa mo na maganda sa pandinig mo, subalit mapapahama ka pala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Marami po ang hindi nakakasuri po sa ganyan sapagkat bakit po? Halimbawa po, tumulong ka. Kalooban ng ama na tumulong ka. Doon sa tinulungan mo, napakaganda, wala kang duming isip, maganda ang nais mo na tumulong. Pagdating ng oras, ikaw pa yung napahamak. So ibig sabihin, makapagninilay ka pa rin. Ayun, ay kalooban ng amang tumulong. Subalit yung ipapahamak ka, ba na po yun? Amen po ba yun? Kaya napakaselan po, napakaselan. Nawa po, wag nating, ang iiwanan ko po sa inyo, wag nating gawing defense mechanism yung kalooban ng ama, kahit alam natin hindi niya kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, alam po natin ang katangian ng ating Panginoon na lagi pong sinasambit ng ating mahal na Apo Kunching, na sa dahong ito ay, naroon po yung pagpapakababa. Naroon po yung pagpaparaya. Kapag opposite na po doon sa ginagampanan, ibig sabihin hindi na po yung kalooban ng Ama. Amen? Sapagkat may kabaliktaran po ang pagpapakababa, kataasan.
So, kataasan, kapag ginampanan mo na mataas ka, at akala mo yung kalooban pa ng Ama, hindi po yung kalooban ng Ama. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa bawat araw po sa dakong ito, ang aral ng ating Panginoon ay patuloy po niyang ipinupunla sa ating puso at isip. Na ikaw mismo na sumasaliksik at sumusuri ng kanyang kalooban, tuturuan kanya kung paano mo ito gagampanin. Amen? Sapagkat sa bawat araw, sa bawat oras, napakarami pong maaari ding isilid ng kalaban. Sapagkat ang kalaban, napakadali po niya magtago sa magagandang bagay. Amen? Totoo po yun. Tukso yun eh. Subalit, ang ating Panginoon, kapag sa tuwi na ay nakagabay po ang kanyang espiritu, kahit napakaganda pa yan sa paningin mo, ituturo pa rin niya sa iyo kung dapat mo yung i-take o hindi. Sapagkat, minsan may mga magaganda sa paningin na kapag itinake mo, hindi makagaganda sa iyo. At mayroon din naman na pangit sa paningin mo, kapag tinake mo, mayroon palang kabuluhan sa sarili mo. Amen po ba yun? Kaya napakaselan po, mga kapatid. Nawa po tayong lahat sa dakong ito, binibigyan po tayo ng tamang pattern ng ating Panginoon kung paano tayo makatutupad. At mapapalag po kayo sa pakikinig po ninyo. Hindi nyo man po ma-i-apply bilang maging alagad po kayo o cops sa dakong ito. Sa mundong ginagalawan po ninyo, sa halimbawa sa andako man, maibibigay nyo pa rin ang kalooban ng Ama sa takma sa pagtupad ng bawat isa. Amen po ba yun? Natanungin, bakit ka na nagbago? Bakit hindi na ikaw kagaya nung dati? Ay kaloob, manabaguhin ako. May natutunan kasi ako doon sa paligi, sa dambana ng Divine Mercy sa pamamagitan ni Apo Kunching. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya hindi mapuputol. Amen po ba yun? Hindi mapuputol. Lahat ng itinuturo ng ating Panginoon sa dakong ito, kung dito po kayo nagmula, saan man dako kayo tumungo, yung punla po na ibinigay po sa ating mga puso ay hindi pa rin mawawala. Amen? Sapagkat bawang kabutihan ang pinunla ng ating Panginoon at kapag gumawa po tayo, ang benepisyo din po yun ay sa atin. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, sa bawat oras, kagaya po nung batang yan, sabi ko nga, anak, ang espiritu ay dadaluyan ka. Subalit kapag naiinis ka sa alaga mo, hindi mo maaaring gamitin ang espiritu para pagsabihan siya. Dadayain mo lang Panginoon para sabihin mo sa bata na ka-espiritu ka. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, natatakot po ako sa ganon. Kaya ang sabi ko sa kanya, huwag kang maging makulit, huwag mo akong inisin. Sapagkat ibubulid mo lang ako sa pagkakasala kapag sa tuwin ay makulit ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, ibig sabihin, kalooban po ng Ama na ilalagay yung paggamit sa Kanya sa tama. Amen? Kalooban ng Ama na gagampanin ang Kanyang kalooban doon din sa tumpak. Amen? At kalooban din ng Ama kung gagamitin po natin siya doon sa hindi makapagpapahamak sa atin, kundi makapagbubuo, makapagtitipon, at higit sa lahat, kalooban ng Ama na ang paggamit sa Kanya ay yung magmahal tayo. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, nawa po, napakarami pa pong dapat matutunan ng bawat isa. Kaya po, sa bawat araw ay nananabik po kami makinig at tuwirang makapagsuri, evaluate ang aming mga sarili upang doon ay maging karapat-dapat po kami sa paningin ng ating Panginoon at bilang isang alagad po sa pagtupad ng kanyang mga atas ay maging karapat-dapat sa karampot man na sabi nga, hindi man kayang ibigay ang lahat, subalit sa karampot na ito, dahil walang kondisyon ang pag-ibig ng ating Panginoon, makatutupad po tayo sa kanyang kalooban kapag ang Espiritong Banal ay tinanggap po natin at nanahan sa ating kalooban sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay nagbibigay ng aral. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mami. Yun po ang malalim na pagbabahagi tungkol sa kalooban ng Ama. Lahat po tayo dito ay kalooban ng Ama upang makarating tayo dito. Amen po ba yun?
Sino po ba ang hindi kalooban ng Ama na pagdating dito ay wala kayong natutunan? Kaya po tayo naririto lahat ay kalooban ng Ama dahil hindi naman kayo pinilit. Amen po ba yon? Hindi naman kayo, wala naman po tayo ditong roll call na, oh, absent ka, oh, I'm present. Amen po ba yon? Kaya ang lahat po na yun ay nasa ating isip na tayo'y pupunta sa dambana ng Divine Mercy. Sapagkat alam natin doon ay kalooban ng Ama na tayo ay makinig sa mga mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Kunhin. Amen po ba yun? Kasapagkat kung hindi po kalooban ng Ama at nakarating po kayo rito, baka dyan pa lang po kayo sa daan, eh hindi na kayo, may nangyari na po kayo sa, hindi na po kayo, maaari nasiraan na po kayo dyan. Amen po ba yun? Sapagkat kung tayo naman po ay ang kalooban ng Ama na tayo ay pumunta sa dakong ito, pinapahintulutan po rin niya na magkakaroon po tayo ng maraming pagsubok. Minsan iba-iba nga lang. Bakit po? Sapagkat upang matuto tayong lumaban, matuto tayong gumawa ng kaparaanan na ito pala ay mga upang tayo ay, let's say, to be strong. And para alam natin na ang mga lahat ng pagsubok na ito ay upang tayo ay palakasin nang matutunan muli natin ang